Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa inyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik. Bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin, at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos, pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na magsusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na ulibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo, at kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang Salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pagpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabaling tunay kang dakila at makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Kapag tayo'y nasa isang dilema, o di kaya ay parabang hindi natin alam kung ano yung ating pipiliin. Minsan, hindi lang naman ito pagpili ng mga dalawang mabuting bagay, pero minsan nakikita natin ano ba yung maaaring mangyari o ano maaaring kahinatnan. At minsan sa sobrang hirap ng pagpili, hindi tayo nakakapili. Dahil mas nakikita natin yung mga hindi magagandang posibleng mangyari dun sa mga pipinipili natin. At kapag yun ang nakikita natin, parabang natatakot lang tayo. No? Wag na lang kaya, di ko na lang kaya gagawin ito. Wag na lang nating piliin ang isang bagay na ito. Ngunit ang mas mahirap talaga ay parabang kailangan mong pumili sa dalawang bagay na iyong kinakatakutan. Kapag ganun ang nangyari, parabang wag na lang. O di kaya, meron pa bang ibang dahilan? Meron pa bang ibang option? Meron pa bang ibang pwedeng pagpilian?
At kung titingnan po natin yung ating unang pagbasa para sa araw na ito, yun din po yung pakiramdam ng mga Israelita. Yung pakiramdam na malayo sila dun sa kanilang tahanan. Yung pakiramdam na naninirahan sila sa isang malayong lugar. Sa isang lugar na hindi yun ang kanilang kinikilalang bayan. At kapag ganun ang sitwasyon, para bang meron ding agam-agam o meron ding pagtanaw na paano kaya kung nandun ka ako nakatira sa aking tunay na tahanan? O di kaya, para bang iniisip mo rin, nararapat ba na ikilos ko yung mga bagay na ito dito sa isang lugar na tinuturing din akong dayuhan? Kaya ba na, o tama, sapat ba na itong mga bagay na ito na aking iniisip ay magiging katanggap-tanggap din para sa iba? At kapag ganun yung iniisip natin, o di kaya iniisip din ng mga Israelita, para bang wag na lang. Mas mainam na magpailalim ako, magpasailalim ako sa takot at wala na akong gagawin. Dahil hindi ko na makikita yung posibleng mangyari o yung posibleng nakahinatnan ng aking desisyon. Subalit, yung paalaala din ng propeta dun sa ating unang pagbasa ay may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos na ililigtas kayo, na babalik din kayo sa inyong tahanan, na lilipulin niya ang iyong mga kaaway, na isasama ka niya at ibabalik ka niya sa inyong tunay na tahanan. At dahil yun ang pangako ng Diyos, pinapaalaala din ng propeta sa kanila, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung ito yung inyong pakiramdam na parabang huwag na lang akong kikilos dahil nakakatakot, dahil baka hindi ako tanggapin, baka hindi ako maging kaaya-aya para sa iba, dahil nasa isang lugar ako na hindi na tinuturing ko na hindi ko tahanan. At kapag ganun ang sitwasyon, pwedeng maiwan at malugmok din tayo sa kawalan ng pag-asa. Subalit, tingnan din natin yung mga salita ni Propeta Isaías. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, may pangako ang Diyos. At yan din sana yung baunin din natin para sa araw na ito habang patuloy yung ating paglalakbay sa panahon ng Adbyento. Alam naman po natin na hindi maganda yung taong 2020 para sa atin. Mayroong pandemic at kaakibat din ng pandemic na iyan, ng pandemyang iyan, mga samot-saring sakuna, mga taong nawalan ng trabaho, mga kapamilyang o di kaya kakilala natin na nawalan ng buhay, binawian ng buhay, mga pumanaw dahil sa mga sakunang ito. At kapag nakikita natin yung mga bagay na iyan, nakakapanlumo, nakakapanghina. Para bang meron pa ba akong sapat na dahilan, meron pa ba akong sapat na lakas para ipagpatuloy yung mga bagay na ito. Ngunit kapag tinitingnan din natin yung realidad na iyan, alam din natin na merong pananabik yung ating puso para sa pagdating ng ating manunubos. Dahil kapag nakikita natin yung mga hirap, yung mga sakuna na maaaring natin ikinakaharap, alam din natin na sa kabila nun ay may ipinapaalam din sa ating pag-asa. Dahil may pananabik yung ating puso na makita at maranasan at matanggap na dumating, matanggap yung pagdating ng ating banal na manunubos. At sana yun yung ating panghawakan, hindi yung mga takot, kundi yung pag-asa at yung galak na darating ang Panginoon, na narito siya, makakasama natin siya. At kapag yun ang tinitingnan natin, nakasama ang pag-asa, alam din natin na walang pandemya, walang sakuna na makapipigil para sa pagdating ng Panginoon. Ang kinakailangan lamang ay handa yung ating mga puso upang sa gayon ay maranasan natin ng buong buo yung galak na iyon. Narinig po natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos. Panalangin po natin yung ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kanilang mga anibersaryo para sa araw na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Amang mapagmahal, kayo po ang mukha ng tunay na pag-asa. Nawa, sa gitna ng mga paghihirap, hinihiling din namin ang inyong pagbabasbas sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang mga anibersaryo, upang makita pa rin nila ang inyong pagmamahal,
ang pag-asa ninyong dinudulot na maaaring natatabunan din dahil sa mga sakuna at problema na aming kinakarap. Nawa wag naming maisantabi yung pag-asa na iyon, kundi makita namin ang inyong kamay na patuloy na gumagabay sa amin, na patuloy na tinuturo ang tamang daan patungo sa inyo, na puno ng pag-asa at pagmamahal. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.